Pero regardless, kahit na may mga ganyan kang klase ng intrusive thoughts, no, yun yung tawag doon, mahal ka ng person mo. And itong person mo, no, parang gusto niya ng take in for granted na type of relationship, which is dapat naman talaga ganun. Sorry, hindi pala take for granted. ang tawag doon? Give and take. Sorry, nagkamali ako ng salita. Give and take na relationship. So, ibig sabihin, parang parehas, equal yung effort, no? So, give and take. Kaya nga give and take. May bigayan sa relationship kayong dalawa. So, wala yung pagiging selfish, ganyan. Kumbaga, nagkakaroon ng unawaan. Dapat nauunawaan mo siya, dapat naiintindihan mo siya. Tapos, ikaw din, inuunawa niya at iniintindi niya, mga kapiksi. Ganun yung gusto ng person mo. Pero, hello guys, hello Aries, welcome back to Pinoy Pixie Tayo. Ito ang ating monthly silip sa pag-ibig kapalaran para ngayong July 2023 para sa Aries, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Ito yung general reading lang mga kapixies, so hindi siya mag-resonate sa lahat. Tingnan natin guys kung ano yung mga influences sa love life nyo ngayong July. Comment down below guys if nakaresonate kayo sa mga energies, no? So meron tayong young male energy, pwedeng ikaw ito guys, pwedeng energy mo, pwedeng energy ng person mo, pwedeng he na relationship, pwedeng he-she na relationship mga kapiksi. For some of you, this may be a new love connection. New love connection guys, na pwedeng makilala nyo sa work nyo or sa workplace nyo, or maaaring pares kayo ng same interest sa work, no? Let's say for example, pares kayo ng field, pares kayong nurse, pares kayong sa medicine, pares kayong sa, I don't know, teacher, ganyan. Pwedeng magkaiba ng company, pero pares kayo ng trabaho, ng nature of work, okay? And then, pwedeng new love ito as in new na relationship, or pwede rin naman na old relationship, pero panibagong chance sa relationship, mga kapiksi, okay? So, take it how it resonates, guys. Pwedeng ma-capture yung energy. Pag sa love reading kasi guys, pwedeng ma-capture yung energy nyo, pwedeng ma-capture yung energy ng person nyo. If in case na hindi kayo naka-resonate dito, pwede nyo panoorin yung video para sa zodiac sign ng person nyo kasi baka nandun yung energy nyo. Okay? Pag love energy, na-capture parehas guys. And roles can be reversed. Alright? So, comment down guys, no? If naka-resonate kayo dito sa mga energies na to. Tingnan natin yung mangganap sa love life nyo guys. Gamit itong deck na to, hanapin natin yung energy ng love at saka yung energy ng Aries. Habang sinashuffle natin to, naka-flash sa screen nyo yung ating email coaching, manifest your desires using the law of attraction. So, if meron kayong mga specific na gustong i-manifest sa love life nyo or sa buhay nyo, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, pwede kayong magpabook ng coaching session with me guys. Yung usual na na-receive natin sa love, no? Yung mga gusto maging ma-okay sila ng kanilang partner or SP, maging ma-okay yung relationship nila, right? So, for prices and discounts guys, mag-send lang ng email sa pinipixitaro@gmail.com. So, ito yung energy ng love, mga kapiksi. So, ito yung energy ng Aries. Kaya, in-represent ng King of Wands sa ating spread, mga kapiksi. Tingnan natin kung anong ganap sa love life mo ngayong July. So, nakikita natin na may mga pagsubok, mga challenges na pinagdadaanan kayo ng person mo. Yung person mo, maaaring fire sign din siya, Aries, Leo, Sagittarius, mga kapiksi. Yung mga paghihirap, yung mga challenges nyo, this is because of doubts, no? Yung iba, parang may mga duda kayo sa person nyo, may mga fears. Pwedeng past energy yung mga duda na yun. Kumbaga, parang maaari kayo nagkaroon ng trauma from your past experience, tapos nadadala nyo siya dun sa current partner nyo. So, let's say for example, before, niloko ka ng jowa mo, tapos right now, meron kang fear na baka lokohin ka nung bagong jowa mo. So, may mga ganong klase kayong story regarding sa inyong relationship, mga kapiksi. And, ito yung nagkakos ng hindi magandang tension between you and your person. Pero,
regardless kahit na may mga ganyan kang klase ng intrusive thoughts, no, yun yung tawag doon, mahal ka ng person mo. And itong person mo, no, parang gusto niya ng take and for granted na type of relationship, which is dapat naman talaga ganun. Sorry, hindi pala take for granted. ang tawag doon? Give and take. Sorry, nagkamali ako ng salita. Give and take na relationship. So, ibig sabihin, parang parehas, equal yung effort, no? So, give and take. Kaya nga give and take. May bigayan sa relationship kayong dalawa. So, wala yung pagiging selfish, ganyan. Kumbaga, nagkakaroon ng unawaan. Dapat na uunawaan mo siya, dapat naiintindihan mo siya. Tapos, ikaw din, inuunawa niya at iniintindi niya, mga kapiksi. Ganun yung gusto ng person mo. Pero, yung iba kasi sa inyo, parang medyo napapraning kayo sa inyong past story, and nandadala niyo yung mga ganong klaseng story. So, let's say, for example, babaero yung person mo before, maaring iniisip mo rin na baka babaero din tong person mo ngayon, baka iwanan ka rin, baka saktan ka rin, yung mga ganon. So, kailangan mong alisin yung negative story na yun and i-revise. Otherwise, maaring maulit yung story na yun dito sa relationship mo. Yung iba sa inyo, guys, eto, yung iba sa inyo, guys, yung sinasabi natin na no love na energy, eto, no? So, maaring yung negative na energy na nakikita natin dito is yung galing pa sa inyong past relationship, pero ma-overcome yun na, kumbaga matatapos itong past relationship na to and ready na kayo to welcome a new love in your relationship. Kasi yung iba sa inyo, feeling ko may nang haharana or may nang parang itong person na to, parang feeling ko alam niya yung story mo. Pwedeng ano to, kakilala mo rin, ganyan. Someone na admiring you, secret admirer mo. And alam niyo yung pinagdadaanan mong na pain, ganyan. Pero parang willing siya na ligawan ka or mag-start kayo ng relationship and maging sponge mo siya or maging cry. Pwedeng literal na yung iba sa inyo, crying shoulder niyo itong person na to. And maaari itong ma-develop into love, mga kapiksi. Pero itong person na to, parang sa iba ha, parang inaantay lang nila kayo na mag-give in sa kanila. Kasi parang ano din siya, parang sometimes nag-hold back din itong person mo kasi baka isipin mo na sinasamantala niya yung iyong kahinaan. So, meron siyang ganong klaseng iniisip, mga kapigsing. Yung iba sa inyo, I'm sensing na you are fighting against yourself, okay? Kasi nga, yung iba sa inyo, parang bilanggo kayo eh, ng negative thoughts, mga kapiksi. So, yung iba sa inyo, parang kailangan nyo siyang ma-overcome. Kasi nga, otherwise, sabi ko sa inyo, it will always be reflected back in your reality. Pero, nakikita natin, you should focus on your healing, guys, and self-concept. Kailangan ayusin nyo yung self-concept nyo. Kasi kung hindi maayos yung self-concept nyo, you will always feel abandoned and rejected, mga kapiksi. Yung iba kasi ganun, may mga fears sila ng abandonment and rejection. So, you have to really work hard on your self-concept para maging confident ka sa sarili mo and sa mga next na relationship. Yung iba, guys, meron tayong nakikita dito na energy na LDR, long distance relationship. And maaring meron kayong past history or past story nitong person mo na LDR kayo, tapos pwedeng nahuli mo siya na he or she might be cheating on you. And yun yung kinakatakutan mo. Although nakita natin na nagbago na itong person na to, pero sa isip mo, ganun pa rin siya. Bigyan nyo kasi ng chance, guys, no, kapag nagbago. Kapag bumalik, sinabing nagbago, bigyan nyo ng chance na magbago. Kasi kapag sabihin nyo na, nababae na to dati, tapos ngayon, mababae na naman. Kayo na rin mismo yun. Kasi script yan eh. Kumbaga role yan na binibigay nyo sa kanila. If you perceive them as someone na babaero, cheater, sinungaling, they will always reflect that back to you. Okay? So, kung gusto mo ng maayos na relationship and maayos and loyal and faithful na partner, dapat ganyan yung role na ibigay mo sa kanila para yun din yung i-reflect nila pabalik sa inyo. Even though hindi yun yung current na nakikita nyo sa 3D nyo or sa reality, remember guys, your 3D is just a reflection of your
of your thoughts, no? And it's changeable and malleable. So, ibig sabihin, nababago yung 3D, nababago yung sitwasyon. That's why may mga relationship na dati, wasak-wasak yung relationship nila. Dati babaero or dati may third party. Dati may lalaki, ganyan. Pero ngayon, sweet na sila, very honest, very loyal and faithful. That's because 3D is always changeable and malleable. Pwedeng magbago yung 3D. Depende sa kung ano yung fino-focus ng attention mo. So, if meron kang negative na story na ganyan sa person mo, you have to revise it according to kung ano yung gusto mo na makita sa person mo para yun yung mag-reflect sa iyong physical reality. Naiintindihan nyo ba, guys? Comment down below, guys, no? If naiintindihan nyo. Yeah. So, yeah. Yung communication yung mga kapiksi, parang feeling ko medyo madalang pa sa patak ng ulan dahil na kong LDR, and that is why nagkakaroon kayo ng duda dun sa person mo kasi hindi siya madalas nagre-reply sa'yo or pwedeng sinisin niya pero hindi siya nagre-reply. Pero baka kasi busy, no? Kasi nakikita natin na medyo abala itong person mo, lalo na kung LDR kayo, pagdating sa kanyang trabaho. Alright? Or baka masyado mahigpit yung mga amo. Minsan mga ganun, guys, na bawal magdala ng cellphone sa company, sa trabaho, di ba? So, dapat intindihin nyo din na may mga ganun klaseng policies. Okay? Kasi yung iba, hindi lang mag-reply, may babae agad. Sobrang advanced mag-isip eh, di ba? So, yeah. So, comment down below, Aries, if naka-resonate kayo dyan sa mga messages nyo. Tingnan natin kung ano yung additional na love message para sa inyo, guys. Gamit itong deck na to. Habang sinashuffle natin to, guys, naka-flash sa screen nyo. Ay, sorry. Remind ko lang kayo na may mga relationship subliminals tayo ng mga pampamiss, pampabalik, pampabalisa, ganyan. Pwede nyo i-combo-combo. Super dami ng success stories. Super effective, mga kapiksi. And, libre yun lahat sa YouTube, and kung gusto nyo magpa-customize, pwede rin mag-send lang ng email sa pinoypixie@gmail.com. Ayan o, yung healing family issues, or huwag nyo nang idama yung pamilya, kayo na lang, di ba? So, you have to heal yourselves, mga kapixie, no? Heal nyo yung past stories sa isip nyo, healing relationship issues, di ba? Healing yourself, ganyan. Kailangan nyo talagang i-heal yun. Otherwise, sabi ko nga, mauulit at mauulit yung mga traumatic na na-experience nyo before. Kapag hindi nyo sila hinil, hindi nyo in-accept, hindi nyo forgive yung sarili nyo and forgive the other people for doing that to you. And meron kang assumption na you're always being left alone and rejected and abandoned. So, it will always reflected back in your 3D. So, you have to heal that. No? Kailangan talagang ma-heal nyo para matapos yung cycle na yun. Alright? Okay. So, comment down below, guys, if naiintindihan nyo and if naka-resonate kayo. Kung hindi kayo naka-resonate dito, sabi ko nga, panoorin yung reading para sa zodiac sign ng person nyo. Baka nandun yung energy nyo. Ito yung inyong madibdibang silip sa kapalaran. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, guys. See you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.